Michelle Baritua, and I graduated with the bachelor's degree of BS Accountancy in University of the East Caloocan, cum laude. Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay. Si Papa po that time, wala pa po siyang trabaho talaga nun. Si Mama po, wala din pong trabaho. Bali, may extra lang po sila bago po ako graduate ng high school. Napipressure na po sa sarili ko paano ako makapag-aral. Siyempre, dasal lang po ako ng dasal. Yun, tumawag po yung SM. Masaya. Hindi lang po basta graduate, nakagraduate po ako ng cum laude. Kasi lagi po kami pinupush ni Ma'am Ling. Super nag-aral po ako. Gusto ko po kasing maging proud sila, Mama at Papa, sa akin. Sa pag-aaral po ng mabuti, maaahon ko po yung pamilya ko sa hirap. Lagi nga po sinasabi ng mga tao sa amin, ako daw po yung pag-asa ng pamilya namin kasi ako po yung panganay. Ako po si Julius Glenn Season, nagtapos ng Bachelor of Science in Computer Engineering bilang magna cum laude sa Baliwag University. Ako bilang pangalawa sa magkakapatid at panganay sa lalaki, naramdaman ko yung pangangailangan na kailangan kong tumayo bilang ama. Dahil nga ang aking nanay ay wala naman siyang trabaho, yung tatay ko wala na talaga akong balita sa kanya. Dumating rin po sa punto na kung saan wala kaming matutuluyan. Buti na lang yung lola ko, kinukup kami sa gilid ng kanilang bahay. Maliit man siya, pero siksik, liglig, umaapaw yung pangarap ko na nakapaloob doon. Hindi mo kasalanan na maghirap ka or di dyan ka nakatira. Ang kasalanan mo kung hindi ka nagsumikap na makaalis dyan. Naging valedictorian ako nung high school ako. Nung makagraduate na kami ng high school, hindi ko alam kung paano kami makapag-aral. Every morning, gumigising ako ng maaga. Alas 6 pa lang naglalakad na ako. Yung ibang tricycle na nag-aabang sa may bahay namin, sinasabi na, sasakay ka ba? Napapailing na lang ako kasi maglalakad lang ako. After school, dumadaan ako dun sa pandesalan na masarap. Paborito kasi yun ng nanay ko. Dun napupunta yung pamasahe ko pa uwi, dun sa pasalubong ko sa kanya. Ang ginagawa ko, naglalaan talaga ako ng panahon para makapag-tutor ako. Sa halaga na 300 pesos, nakapag-reformat na ako ng isang computer. Maliit man siya kung tutuusin, pero malaking bagay na yun sa amin. Hindi ko siguro masasabi kung nasaan ako ngayon kung wala yung SM Foundation. Ako po si Dan Jeward C. Rubis, nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in Banking and Finance sa National University bilang summa cum laude. Ang nanay ko po, housewife po. Tatay ko po before ay isang taxi driver. Malaki po talaga yung natulong sa akin ng SM Foundation. Nung naging SM scholar po ko, nagbago po lahat. Natututo po kami na mag-set ng mga priorities. Simpleng pamilya lang naman po talaga kami. Masaya po kami, pero hanggang sa dumating po yung puntong yung tatay ko po na stroke, nahirapan po talaga kaming family. Saan po kukuha kami ng pangkain sa araw-araw? Ang pagtungtong sa college ay isang oportunidad. Pero ang pagiging SM scholar po, yun po yung pinakamaganda. Parang best po yun sa lahat. Ako po si Christine C. Reyes, nagtapos sa Baliwag University, Baliwag Bulacan, cum laude. Nakatira lang po kami sa isang maliit na bahay. Pag pumapasok po kayo sa bahay namin, kailangan nyo pa pong dumaan sa maliit na iskinita. Po, apat po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay. Si Papa po, iniwan na po niya kami. Hindi ko rin po na-experience yung may tatay. Parang nasa balikat ko po yung ikakaahon ng pamilya. Nagtitinda po kasi kami ng mga merienda. Si Mama po yung nagluluto. Tinutulungan po namin siyang magbenta. Katulad din po ako ng iba na hirap talagang makapag-aral at makapagtapos. Kahit sobrang daming mga malulungkot, mas madami pa din po yung mga masasaya. Siguro po kung di dumating yung SM, di po siguro ako nakapagtapos. Para po sa akin yung SM, ibig sabihin, salamat ng marami. Ako po si John Michael Lava, nagtapos ng kursong BS in Accountancy sa Far Eastern University. Nagkamit ng magna cum laude.
ako isang estudyante na produkto ng pamilyang nakatira sa isang squatters area malapit sa SM North to EDSA, kung saan lahat ng family hirap kung saan kukuha ng basic na pangangailangan. Isa kaming malaking pamilya na may apat na magkakapatid. Ako ay may kakambal. Medyo mahirap para sa family namin na pag-aralin kami ng sabay sa kolehiyo. Buong buhay ko ng high school, nagsunog ako ng kilay. Talagang focus ako sa academics. Nung graduation ako, nakatanggap ako ng 15 medals. Bali, iba-iba siyang award. Alam ko po yung estado ng buhay namin. Minsan, pumapasok ako ng kumakalamang sikmura. Nangungutang ako para sa mga projects namin o sa mga group works namin. Madalas, sumasakay ako ng pedicab sa amin. Kung kulang yung pamasahe ko, maglalakad na lang ako papuntang sakayan ng jeep. Recently, I was awarded Jose Rizal Model Student of the Philippines. I was awarded as the Musa Sanay Regional Council President. And ngayon, nasa national screening na ako. Hopefully, makapunta ako sa Malacañang at ma-represent ko yung bilang SM Scholar ako at syempre ma-represent ko yung community ko. Naging inspirasyon ko talaga nung una pa lang si Tatang. Yung story niya yung talagang nagpamotivate sa akin. Gusto ko lang din patunayan na hindi talaga hadlang sa isang estudyante ang kahirapan. Kung ano man yung bumubuo sa akin ngayon, malaking part yung bumubuo sa SM Foundation at malaking part si Tatang sa akin. Ako po si Tessa Falurin, nagtapo sa Asia Pacific College sa kursong Computer Science and Information Technology, nagkamit ng parangal na Magna Cum Laude. Stable naman po yung buhay namin, nakakaluwag-luwag, pero not until that fateful day po. Nung second year high school po ako, dumating po sa Pilipinas yung bagyong Milenyo. Yun po yung time na nawalan kami ng bahay. Ilang segundo lang po nung pagkalabas ko ng bahay namin. Paglingon ko po dun sa bahay namin, wala na po siya. Pagdating po nung time na yun, hindi na po sure kung makakapag-college pa ako. Nag-retire na po siya, then umaasa na lang po kami sa pension niya, gaya po ng inaasahan namin, sapat lang. Ako po yung usual na estudyante na hindi po sobrang achiever. Nagulat po ako nung gabi, tinabi na congratulations kasi pumasa ako. Natuwa po kami kasi privilege po yun. Kaya lang sabi po ng dad ko, huwag ko na pong kunin kasi po natatakot siya para sa akin kasi baka po mahirapan daw ako. Alam ko worried lang naman yung dad ko para sa akin pero naisip yung trust na binigay sa akin ng SM Foundation. Yung trust po na yun, yun po yung nagtulak sa akin para i-challenge ko yung sarili ko na kaya ko pa na hindi lang ako pang middle. Kaya ko pang umangat doon. Lumipas po yung first year, second year, third year, fourth year. Nag-live up po ako dun sa challenge na yun kasi mula dun sa shy type, yung fear ko sa computers, masasabi ko na wala na siya kasi tinapos ko tong computer science. Meron akong award na magna cum laude. Pakiramdam ko po, naging worth it ako sa lahat ng trust na binigay sa akin ng SM Foundation. Sir Henry, thank you po talaga. Ikaw na naging inspirasyon ko. Ikaw na naging gabay ko. Ikaw na naging sandigan ko. Maraming salamat. Kung ano man ako ngayon, malaking parte ka ng buhay ko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay ninyo sa amin. Thank you po kay Tatang, kay Lolo Henry C, tsaka sa buong C family. Maraming salamat po, Sir Henry C. Sa lahat po ng mga blessings na ipinagkaloob po ninyo, maraming salamat. Inaalay ko po yung karangalan ko bilang summa cum laude sa inyo, Tatang. Salamat po. Gusto po magpasalamat kay Tatang kasi minsan may Henry C ng harap dahil sa pag-abot niyo po nung pangarap niyong yun, naabot ko na rin yung pangarap ko. Sobrang salamat. Salamat. Sa kabila ng pagod, hirap at sakripisyo, kayo Tatang ang aming naging karamay. Tunay ngang nakatulong ang scholarship na ito upang makimit namin ang minimithing tagumpay.